daily updates this Monday sa mga hypes na paying and scams. So pag-usapan din natin yung so far yung observation ko sa mga sites na nagiging scam, okay? So again, ito yung listahan natin, yung best so far based on experience and observation. Si Comix Trades pa rin ang numero uno sa mga paying hypes. Second, itong si Bank of Pro na smart contract. Third, si Spark Earn. Actually, si Spark Earn bago pa ako sa kanya, but based sa GC namin, meron kami yung GC na Micro Investors Club. So far, lahat sa kanila doon is earning kay Spark Earn. Although, risky talaga din, but so far, mabilis ang ROI and it's sustained for over a month now. Next is Lontik Top. Si Lontik Top, kaka 6 months lang niya. And may kakilala din ako sa aking investors, Micro Investors Club GC, na earnings passively na kay Lontik Top. But we do not know talaga kung kailan din ito magpa-pack up. Pero so far, this could be the best option for hypes. Next, yung scam. Ano yung maraming scam ngayon? Si My Microprofits na number one na nagiging scam. Si Crypto Mining Bees. Si Crypto Mining Bees, hindi masyadong inasahan kasi nga magsi 6 months na din ito. And parang may pag-usapan natin yung observation ko in common kay My Microprofits at Crypto Mining Bees. Meron silang in common things sa kanilang dalawa. Si Aton Bank, yung 1% daily, scam na rin siya. Si Fund Up, scam na rin. New Invest, LTD, scam na rin. Ito yung talagang mukhang magiging scam talaga, si New Invest. Si itong, this other three here could be, itong tatlo, My Microprofits, Crypto Mining Bees, Aton Bank, medyo deceiving siya sa mata ng tao. But these two, this one and this two, especially this one, you invest, talagang obvious para sa akin. Right, so tingnan muna natin yung, bago natin pag-usapan yung two common things dito, yes, pag-usapan, tingnan natin muna si Bank of Pro. Ito si Bank of Pro. So far, okay yung experience ko sa kanya. Currently, meron akong 23,000 PRX. And talagang tumataas yung deposit niya. So, although may risk pa rin involved kay Bank of Tron because this is high yield investment, so it's a bit high risk pa rin. But at least, naka-smart contract siya. Ito yung pinagkaiba actually sa lahat na andito. Isa siyang smart contract. Ibig sabihin kapag yung script niya nasa blockchain. Ibig sabihin hindi ito once andito na siya sa blockchain yung contract niya ito. Ito yung link ng contract niya. Once nasa blockchain na siya, parang independent na siya, hindi na siya dependent ng kanyang developer or ng admin. So, nag-execute na talaga siya on its own. For example, mag-withdraw tayo. So, wala nang ano dyan, wala nang intervention sa kanyang developer. So, automatic, anytime mag-withdraw tayo, walang minimum withdrawal, anytime pwede mag-withdraw at kaagad papasok dito sa ating Tron wallet or kung anong wallet ang ginagamit po ninyo. And ganito siya. Wala pa akong fund talaga kasi nire-reinvest ko siya. And so far, day by day yung observation ko, lumalaki po talaga yung balance niya dito sa contract. Ibig sabihin, more and more people or more and more micro-investors are coming for Bank of Tron. Kasi nga, sa lahat ng mga investment na based siya sa TRX coins or Tron, ito lang si Bank of Tron ang medyo sustaining. Marami namang nagsisilabasan. May bago pa nga, Tron Bank yata yon.
throne-bank.com. Ginaya talaga yung hitsura ni Bank of Throne, pero talagang hindi sustaining yung kumpla niya kasi 25 daily forever. Tapos malaki masyado yung kitaan ng commission, 10% yung maraming level at saka 10% yung starting. So far naman, kikita natin na sustaining so far si Bank of Throne. Right, next is Comic Straits. Actually, ito yung number one sa listahan ko. And so far, may na-withdraw na ako ng 1,171.50 USD sa kanya. Not bad. I think this is the best for now. And ito nga yung last. I-open ko yung isang email. Ito yung mga recent payouts ko kay Comix Trades. Ito ang pinaka-recent, 52.94 USD. Meron palang isa din. Ito, 14.26 USD. Ito yung mga recent payouts ko kay Comix Trades. So, pa yung ano niya, dito sa Pilipinas, yung starting na payment, kasi manual payment si Comix Trades. Minsan, makikita natin hindi gumagalaw yung last withdraw kasi yung payments nila usually starts around 8 PM or 8 to 10 PM sa time natin. So, gabi. So, down na yan hanggang madaling araw siguro. So, yan ang style ng payments nila. So, ang so far naman, kasi yung allowance nila is up to 48 hours. Pero sa akin, kapag mag-withdraw ako morning, talagang at yung sa gabi, makukuha ko na siya. So, I guess parang ginagawa nila yung best nila na ma-process lahat ng payments within isang session. So, I think so. Si Spark Earn naman, okay siya kasi 12% daily nga for 12 days. So, 44% yield natin in 12 days. So, mas mabilis yung ROI na. At yung, although, kahit mabilis nga yung ano niya, kahit sabihin natin mabilis yung kitaan kay Spartan, sa tingin ko, parang, I think sustainable pa rin siya kasi every 12 days nga, nagre-reinvest yung tao unless nag-hit and run yung investor. Mayroon din kasing ganyan na kapag kumikita na hindi na nag-invest at sumasali na ng ibang site. Pero so far naman nakikita nila na wala silang option. Katulad nung sa GC ko, na it left us no option para hindi mag-deposit kay Spartan. Kasi ang iba naman is parang siya ang still the best option kapag ang inahanap natin na hype is yung mabilis yung ROI. Kasi ang ibang hype ngayon is hindi talaga mabilis din. Sometimes it could take up to 30 days or more before natin makuha 100% yung earnings. So far ito yung kumpla niya and growing yung deposit. Yung kumpla niya is 12% daily. Ito yung affordable $5 to $500 deposit, 12% daily for 12 days. And so far, meron ding malaking investment. Ito yung pinakamalaki so far, itong 858. Actually, nag-o-observe din ako dito if patuloy na lalaki yung investment. Kasi yung 49 days na pala siya. Kasi yung bad sign dito. So, kapag ito magsa-stack up na ito at ito patuloy na lalaki. So, parang ano na ito? Parang signal na para hindi na mag-reinvest. Kasi kapag ang tao dito is hindi na nagre-reinvest, hit and run na, medyo ano na yan, medyo palugi na ang hype si Sparker. Pero so far, okay na siya, okay pa naman siya. Pero risky pa rin kasi we do not know kung kailan ito magpa-pack up. And yung ginagawa ko ngayon is nag-reinvest ako yung mga internal dito. Ang maganda lang dito is kapag gusto natin palakihin yung active deposit natin using our account balance or yung earnings natin, mabilis siya na tataas kasi I think wala siyang minimum or I guess $1 minimum yung pwede nating i-reinvest. Ito, pwede ko itong i-reinvest at maidagdag ka agad dito sa aking active deposit. So, mas mabilis yung kung gusto nating magpalaki ng ating active deposit without spending much or spending again from our pocket. So, pwede tayo mag-reinvest nga from our earnings.
At ang maganda, unlike my microprofits before, na hintayin pa natin yung $20 before mag-reinvest dito, hindi. Hindi masasayang kasi parang nag-accumulate siya doon sa ating, dito sa ating active deposit. Okay? So far, ito yung latest 5 transactions ko. Nagdagdag nga ako ng 21.34 from internal or from my pocket and the rest. Nag-reinvest ako from time to time na meron ako makikitang balance dito. Okay, so yun yung 3 tops ko or 3 best paying hypes. Una, si Comex. Trade. Second, si Bank of Throne. Third, si Spartan. Right, so dito tayo ngayon kay Scam. Si My Microprofit, si Crypto Mining Biz, and si Fund Up kasi may things in common sila. So, things in common, aggressive promotion, bounty, bonus, follow-up emails. So, yung aggressive promotion and bounty, itong si Crypto Mining Biz, napaka-expert nito. Kasi lahat, maggawa ka ng YouTube video, mag-comment, mag-leave ka ng feedback doon sa Trustpilot. Actually, si Crypto Mining Biz, ang dami niyang review sa Trustpilot before siya na-scam. 3,800 reviews yata yun. Puro positive. Kasi nga, may bounty siya. So, magbibigay siya ng incentive sa mga members na mag-leave ng feedback doon sa Trustpilot. At saka, kahit sa anong platform, ang dami. May mga may Trustpilot, may YouTube videos, marami pang iba. So, it is an aggressive promotion para nga i-lift up ang company daw nila para makapaghakot ng maraming members. Actually, this is a bad sign na talagang aggressive sila masyado sa they are not waiting for organic feedback. Yung tawag natin sa organic feedback, yung hindi hinihingi. Yung kusa ng tao. So, sa kanila is talagang they are facilitating, they are soliciting. Hinihingi nila talaga yung feedback ng tao. So, something fishy. Next is bonus. Dito magaling si Crypto Mining Biz actually. So, every week may pabonus siya based doon sa active deposit ng tao. So, yung mga tao na nag-sign up kay Crypto, My Microprofits dito sa bonus. Si My Microprofits, talagang dito yung pinagtutuunan niya. So, kapag nag-sign up ka doon at hindi ka pa nakapag-lagak ng pera or nakapag-deposit, talagang mainganyo ka kasi weekly nga may pabonus siya. At noong last time pa, before sa nagiging scam, may double pa bonus pa at nag-email pa nga ako, baka bag yun. Sabi, they have enough bonus nga para magbigay ng 2 bonus. So, hindi ko masyado nakuha pero ngayon napagtanto ko kasi na-obserbahan ko ito. And I guess FunUp wala akong account dito pero sabi din may pa-bonus din sa or may pa-incentive based doon sa GC ko. So, yan ang things in common nila. And follow-up emails. Si both Crypto Mining Biz and I guess FunUp are also doing follow-up emails. Yung talagang talagang marami silang promises doon sa emails na magtatagal sila, na matiba yung company. So, yun. Parang maisip natin na yun ay aggressive move or bold move na parang kinikondisyon nila yung mind natin na talagang okay sila, na talagang magtatagal sila. So, which in fact, yun ay tactics nila para mas makuha yung loob mo at maglagay ka nga ng pera doon. Kasi from anytime na ma-hit nila yung kuta nila or kapag may changes, yun din. Kapag may changes doon sa value, yung pinaka-base, yung pinaka-parang currency na doon sila kumikita. For example, yung Bitcoin. I guess, si Bitcoin naman talaga yung pinaka-king ng mga cryptocurrency. So, kapag may sudden rise ni BTC, talagang maraming nagiging scam. So, diba, tumaas masyado yung value ni BTC as of now. So, kasunod doon, napakaraming nagiging scam.
So katulad ni, I guess, crypto, may microprofits na basa na niya ang graph or nabasa na niya na tataas si BTC. Kasi before pa nagtaas si BTC or Bitcoin, hindi na siya nagbayad. Ito yung account ko kay may microprofits. May 75 na ako na account balance na hindi ko na winidraw kasi alam ko naman na hindi mabayaran. And meron akong pending withdrawal na 13.35. So yon. And crypto mining this. Aton Bank. Si Aton Bank, hindi mo inaasahan na magiging scam kasi matagal na din siya. At masyadong medyo low yung kitaan niya per day. 1% lang. Pero, nag-accumulate ng earnings. I think si Aton Bank, hinihintay lang niya certain amount siguro at saka yung pagtaas ng Bitcoin. Fund up and you invest. So, yun. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko, the rise, kung kapag tataas siya, kapag may significant increase talaga si Bitcoin or siguro kahit anong cryptocurrency na meron din sila doon or no, yung sa tingin nila, kita sila ng malaki, maraming nagiging scam talaga. So, ibig sabihin, kapag tataas yung value ng isang cryptocurrency, manganganib din tayo ng mga investors ng high-yield investment programs. So, yun yung ano natin, tingnan natin. So far naman, ang naka-EVSSL dito, yung extended validation, yung parang may validation talaga sa kanilang company, sa kanilang existing company, na yung physical na existence si Comix Trades. So far si Bank on Throne kasi si smart contract, okay lang ito. Spark Earn hindi rin, si Lontech hindi rin. So tanging si Comix Trades ang at least alam natin na yung SSL company na nagbigay doon is na verify na nila ang existing physical existence ng business. And next, sa next video ko, pag-usapan ko rin yung isa pa, or at least dalawa, na bagong hypes, mas bagong hypes na EVSSL din. Ibig sabihin, extended siya. Kapag tingnan natin dito, makikita talaga natin na issue 2. So this is a bank level encryption. Okay, so medyo mahaba na yung video. So tomorrow, magbibigay na rin na naman ako ng update. So, make sure guys, before kayo sumali ng isang hypes, kasi nga sabi ko, a hype na paying today could be not paying tomorrow. So, maganda talaga na i-check nyo ang bawat update ng video ko kapag nakapag-follow na kayo sa mga previous videos ko. Salamat po.